pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kiboloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kiboloy, ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. Ma'am, first question from Celi Bueno. Naka-work from home lang siya pero okay. Monitor. First question niya, is the camp of Kiboloy bound to question the legality of the arrest warrant before the Supreme Court? Your answer. Nabalitaan ko lang po yan sa inyo rin, sa media. Ngayong umaga ba or kahapon lamang? So, tingnan po natin kung anong ground ang ma-i-raise nila sa Korte Suprema. Second question, Luceni. Senator Robin said if he failed to gather enough signatures, he will ask the committee to stop or terminate the hearing against Kiboloy and he will explain the basis of his motion to stop the hearing. Well, mabuti kung ipaliliwanag nila ang magiging basis nila kung sakali. Wala akong maisip na basis. At bilang tagapangulo ng komiteng iyon, ang masasabi ko lamang ay didinigin ng komite ang resolusyon hanggang matapos ang aming trabaho dyan. Not a day later, not a day earlier either. Okay, second po na magtatanong si Raymond Pinasa. Ma'am, good morning. Ma'am, pero sa posisyon niyo ay parang hindi na magbabago. So parang may turing ba na pagsayang ng oras, suntok sa buwan yung efforts ni Ginoong Senator Robin Padilla? Never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan. At higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite, alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Kiboloy, yan ang lalong hindi pagsayang ng oras. Yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan. At may napatunayan na ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto, na sa simula, parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors. Parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Ngunit sa kasaysayan ng Senado, ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan at naging daan din para palalong pagandahin at palakasin ang ating mga batas. Pero is there any chance, even slim chance, na magbago yung posisyon nyo dahil sabi ni Senator Robin parang pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at hayala lamang daw sa judiciary? May mga presidents sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado.
At ito po ay nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema. Dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko rin ibahagi sa inyo yung mga precedents, no? Tungkol po dito sa Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Sabi nila, wala daw silang nakikita na kailangan itong investigation na ito in aid of legislation. Kaya pinatitigil nila. At yun na nga, nabanggit na anyway, may criminal case naman na let the court decide and not the Senate. Una, hindi naman papel ng komite ng Senado desisyonan ang pagka-inosente o pagka-guilty ni Pastor Quiboloy sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay larangan ng korte. Pero papel ng Senado at responsibilidad namin, tignan kung dahil sa mga krimen na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors, ay may mga gaps sa ating mga batas na kailangan naming gamutin. Iwasto kung may mali, punuin kung may gaps. At tungkol dito, kung papansinin ang aking mga kasama dito sa Senado, may at least tatlo nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon. Sinamo ko po sa opening statement ko sa nakaraang hearing at ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? O yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man o lalo na menor de edad, sa konteksto ng isang makasikretong religious organization. So anong mga amyenda sa ating batas ang kakailanganin para bantayan yung freedom of choice talaga nung tao at yung pag-exercise ng consent o di pagbigay ng consent kahit sa loob ng ganyang mga mahihigpit na religious organizations. Pangalawa, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer relationship yung isang miyembro ng isang religious organization na halimbawa pinatrabaho pa sa isang media institution na sakop ng religious organization na iyan. Wala bang magagawa dapat ang ating batas kung meron namang malilinaw na paglabag sa labor standards o sa occupational safety and health standards? Napakalinaw po ng isang halimbawang lumabas na sa aming mga pagdinig, yung kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Dahil sa ngayon, parang bulag pa yung batas natin doon. At pangatlo, last and not the least, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, or kahit mula sa probinsya niya, lumakbay sa ibang probinsya o syudad dito sa ating bansa, o kung pinalakbay siya, tapos pinagawa siya ng kung ano-anong mga gawain, paglilimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante para makasolicit, para makapaglimos ng pera. Ito ba
ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba, masasite ba yung kalayaang iyan, lalo na nung religious leader, para pagtakpan yung mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga taong iyon? So, ngayon pa lamang, kung mamarapatin lang pansinin ang aking mga kasama, at least tatlo na, at seryoso, ang mga batas at posibleng gaps sa ating batas na nako-cover na sa mga lumalabas na findings namin tungkol kay Pastor Kiboloy. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, few days ago lumabas na yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na supposedly he is now the administrator of the Kingdom of Jesus Christ. Mm-hmm. Ano ang nakikita niyong mensahe na gustong iparating nito amidst the controversy sa inyong komite? Ewan ko kung gusto nilang iparating, pero yung mensaheng nakakarating sa publiko, lalong dumadami ang mga issue, lalong lumilinaw kung ganong ka intertwine ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Kiboloy. Dahil usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganun kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Kiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Isa pa, dahil ginawa niya iyon, ipinasakamay niya kay Duterte yung kanyang pagmamayari, lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kiboloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa Bureau of Immigration na siguruhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng mga ports of exit, ay hindi makatakas si Kiboloy. Okay, next po, si Michelle Antonio. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, ano lang, can you mention some of that 17 conditions kung nakarating sa inyo po? Nakita ko lang po sa social media nila Opo. Opo. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo Kaya lang pinamumudmud talaga nila. Salamat. So halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Kiboloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number one, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Mga ganon. Oo. At marami pang iba, 16 pa. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17 o kung ilan man siya naging ano. Kasi yun na nga, sabi ko kanina, ngayon lang ako nakarinig, nakaranas na mayroong inimbita 2 beses sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Isa pa ito, halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapwa senador ay nag-o-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, out of this world. Huling halimbawa, number 14, all expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang dami-daming kasama, malaki yung kanyang entourage. All expenses incurred from this trip, including private jet flight back and forth with parking in NAIA,
Food according to my dietary requirements and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So wow, kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel. 5-star hotel. Mm-mm. Magastos po ang resource person natin. So ma'am, kung halimbawa gano'n, magjet pala siya, kayo ba naniniwala or you have this feeling na nandito pa rin talaga si Kibuloy? Posibleng nandito pa rin siya sa mga inaasta niyang ganiyan. Mm-mm-mm. So lalong walang dahilan na hindi siya magpresenta ng sarili niya dito sa Senado. Mm-mm. Ano ma'am yung, well, 4 pa lang yung nagsasign, no? And kumbaga sa ano eh, medyo mas meron kayong talagang fighting chance na eventually makahingi ng arrest order kay SP. Mm-hmm. Ma'am, kung halimbawang tomorrow, hindi talaga mabit yung required 8 signatures, paano po yung magiging takbo, yung susunod from your end, ma'am? Bukas ay 7th araw na mayroon ang aking kasama dito sa Senado mula nung una nilang minanifest ang kanilang objection na makabuo ng majority ng komite o 8 para mag-object ng sama-sama. Kung bukas ay hindi umusad mula sa 4 ngayon papunta dun sa 8 kailangan, ibig sabihin magsa-stand yung pag-cite ko in contempt kay Kibuloy at ifo-follow up ko kay SP na ipa-aresto na siya para dalhin dito para sa wakas, humarap na sa Senado, sumagot na sa mga tanong tungkol sa kanya. Yung legal, ano lang ma'am, issue. Kasi yung direction din ng House, eto rin, parang most likely, papa-aresto nila si Kibuloy. Paano po yun? Parang coordination in the event na kailanganin? Walang coordination at wala rin coordination ang kailangan or maaring dapat dahil ang House ay may sarili nilang proseso, in fact, sa ibang subject ng kanilang investigasyon. At dito rin, ang aming investigasyon naman dito ay nakatutok dun sa mga reklamo ng mga babae at menor de edad na victim survivor. So, magpapatuloy din lamang kami anuman ang mangyari at di mangyari sa House. Ma'am, for legal, ano lang, anong tawag dito, picture. Kung sakaling mauna yung House at in the event na kunyari ma-aresto nga nila si Kibuloy, ang committee po ninyo ay magre-request from time to time para siya naman ay palipatin o pag-testifyin sa Senate. Ganun ba yun, ma'am? Posible po yun. In the interest of makasagot din siya sa mga tanong ng Senate Committee on Women, tulad ng maaring sasagot siya sa mga tanong ng House Committee on Franchises yata, posibleng hilingin namin sa House na padaluhin din siya dito para sumagot sa amin din. Ma'am, huling tanong galing sa akin. Kasi yun, last week, kanya-kanya ng points yung mga pumirma dito sa written objection. Maliban dun sa sinasabi na nasa court na or maghahain na ng, ano, ng kaso, may nagsasabi na ay naging political na yung direction nitong investigation na to at may nagsasabi rin na parang kinukuyog si Pastor Kibuloy. Sa una, yung reaction nyo doon, and then pangalawa, nararamdaman nyo po ba na kahit papano, andun yung attempt ng ibang mga legislators to protect Kibuloy? Well, it would seem na dahil sa sarili nilang appreciation sa issue, gusto nilang ma-protect si Kibuloy. Pero I would only reassure kung may magtanong na ang komite mismo ay sumusunod sa mga rules ng Senado sa mga investigasyon in aid of legislation. So, tulad ng pagprotekta din namin sa karapatan ng mga victim survivors magsalita ng walang harassment sa kanila, ganoon din. At walang pagkuyog mula sa simula, simpleng dalawang investigasyon ang ipinadala namin kay Kibuloy. Siya ang nag-deadma doon. Nag-issue kami ng subpoena ang Senado signed by the SP nung hindi niya pinansin yung imbitasyong iyon. At ngayon, dahil may pagka-cite ko sa kanya in contempt, may miyembro ng committee ko na nag-object, binigyang daan ko isang buong linggo ayon sa rules namin para makabuo sila ng majority na miyembro ng committee.
So walang pagkuyog nang nangyayari. Yung unang bahagi ng tanong nyo before the... Political. Kung political yung pagdinig sa isang resolusyon dahil sa dumadaming reklamo ng mga babae at menor de edad na inabuso ni Kiboloy, hindi ko na alam ano ang political. That is, in a way, the least political, pero dahil may kinalaman din yan sa pag-empower sa kababaihan at menor de edad to speak their truth nang walang takot, pag-suporta sa mga babae at mga menor de edad na humingi ng hustisya sa ating gobyerno sa lahat ng tamang paraan, tingin ko, yan ang tamang dapat gawin. Yung mga nagsasabing political ito, sila po ang magpaliwanag. Okay, next, Marlon. Good morning, ma'am. Morning. Ma'am, how do you follow up doon sa tanong ni Shea? How do you feel about that? Some of your colleagues are lawyering for Kiboloy on the basis of friendship, yung personal na relasyon. Effectively disregarding yung personal experiences ng mga victims ni Kiboloy. Well, I wouldn't call it lawyering, pero precisely. Kaya nung pagkatapos nag-object yung kasama ko sa hearing, nanawagan na ako sa lahat ng mga kasama ko, lalong-lalo na sa komite at sa Senado. Panoorin lang, basahin lang yung testimonies ng ating mga victim survivors, yung mga babae, yung mga dating menor de edad na ngayon after many years talagang nagbuo ng lakas ng loob magsalita. At sana bilang Senado nila, lalo na ngayong buwan ng kababaihan, manindigan po tayo kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya, pero kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, panlilinlang, at kung ano-ano pa, hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? Tingin ko ang sagot po doon ay oo. Are you not disappointed po dun sa action ng ilan ninyong kasamahan? I can't say I'm disappointed kasi sa iba't ibang issue, madalas magkakaiba rin naman kami sa mga opinion, at least sa simula. Pero patuloy akong nananawagan na sana bago matapos itong pagdinig, manaig pa rin. Manaig yung ating paninindigan, kasama ng mga kabaro at mga menor de edad. Manaig yung ating paniniwala na walang taong mas mataas sa batas. Ang dami ng mga opisyal ng gobyerno, pati ng simbahan, ay humarap sa mga investigasyon ng Senado. Bakit maiiba si Kiboloy? At lalong-lalo na sa panahong ito na nagkakaisa ang buong Senado, bar none, na itaguyod ang sistema ng checks and balances laban sa Peking People's Initiative at tangkang lusawin at buwagin ang Senado, magkaisa din po tayo, bar none, na yung mga rules ng Senado ay dapat mapatupad, na ang kapangyarihan ng Senado para singilin ang accountability ng mga nang abuso ng kanilang kapangyarihan ay kailanman huwag na babawasan. Ma'am, binanggit po si former Senator Trillanes na dapat magkaroon ng anti-money laundering investigation doon sa mga properties ni Kiboloy. And it would seem na, although hindi niya binanggit yung pangalan ni dating President Duterte, pero mukhang intertwined yung kanilang mga economic interests. Well, salamat sa paalala ni former Senator Sunny. In fact, lumabas na nga sa nakaraang hearing na sa susunod na hearing, imbitahin po namin ang Anti-Money Laundering Council dahil lumabas sa isa sa mga bagong testimonya na posibleng may money laundering na ginagawa si Kiboloy dahil sa sinalaysay na paggamit ng mga account ng mga totoong tao, ha, pero para magpadaan ng pera ng iba para makarating kay Kiboloy doon sa Davao. Hello po. So yung recent development was President Duterte
was named property administrator, parang it was partially answered na kanina. Okay. But will your committee look into the properties of Kibuloy here and abroad? Siguro only as far as binabanggit sila sa mga testimonya. Dahil ang subject ng resolution ay yung pang-aabuso sa mga kabaro at mga menor de edad. Pero tulad nung binanggit ni Ms. Reynita, yung pag-misuse ng mga bank accounts ng mga miyembro doon sa Singapore, kaya nabuksan yung pagpapaimbita sa Anti-Money Laundering Council para tignan ang posibleng economic abuse na ginagawa ni Kibuloy. Okay, ma'am, next, Cecil, please start. Hello, ma'am. Opo, hello. Medyo tatlo ito, ma'am. Yung una, don't you think na nagkakaroon ng double standard yung some senator when it comes to dealing with yung kay Kibuloy? Kasi yung kay senior, isang beses lang, meron agad warrant, and then ito, ini-invoke na yung lahat ng karapatan ni Pastor? Mm. Tingin ko nga dapat matutunan namin at magamit yung mga leksyon na natutunan namin nung investigasyon ng Senate Committee on Public Safety at joint with Senate Committee on Women doon sa investigasyon kay Senyor Aguila. Doon magandang naipakita ng Senado isang kapulungan ng isang sangay ng gobyerno na kahit pa mga nagsasabing sila ay mga religious leaders, ay subject din sa batas ng Republika. Hindi pwedeng napalampas yung mga pang-aabuso nila sa mga bata at iba pang miyembro ng Socorro dun sa investigasyong iyon. At yun na nga, tulad nung pagharap ng ibang mga religious leaders dati sa mga Senate investigation, ay obligado. Tulad nung nangyari dun sa Socorro investigation, obligado rin si Kibuloy na humarap dito sa aming komite. Maganda kung nagiging consistent kami over time, investigation to investigation. Over the weekend, you called your colleagues to parang listen to the cry of the victims. Do you think they are numbed and not listening to the grievances and complaints of the victims? I think wala akong kasamang senador na numb o manhid. I think lahat po kami ay nakakarinig at nakakakita. Kaya't patuloy akong nananawagan at patuloy akong umaasa na pagdating ng bukas ay mananatiling nakatayo yung pag-cite ko kay Kibuloy in contempt. Dahil lahat o kung hindi man lahat, karamihan na mga miyembro ng komite ko ay maninindigan kasama nung mga victim survivors na iyon. Last naman, paano pag in-invoke nila yung sa religion, di ba, separation of church and state, yung religious group nila when it comes dun sa money laundering and other aspect? Thank you. Oh, walang masasite na paglabag sa separation of church and state o paglabag sa religious freedom, lalo na kung may kinalaman sa paglabag ng mga batas ng Republika, mga sekular na batas na bawat mamamayan, anuman ang kanyang institusyon, anuman ang kanyang vocation sa buhay, ay accountable. Dun sa separation of church and state, ayun, nabanggit ko na yung mga dahilan na hindi ako nababahala dyan, hindi po yan applicable dito sa kasalukuyang pagdinig ng aming komite. Thank you. Hi, ma'am. Ma'am, yung development lang last week, yung pag-unseal sa US nung mga arrest warrant versus Kibuloy. Siguro yung, hindi naman effect, but paano nito na papalakas yung pagdinig po ninyo sa mga kaso laban sa kanya? Well, una, masaya po ako sa ganyang development. Tingin ko dapat talaga singilin ang accountability at kalaunan madala sa hustisya si Kibuloy sa kahit alinmang jurisdiction. At masaya po ako sa pagpapa-unseal ng warrant na iyan para sa hindi ko kulang na kalahating dosenang mga charges. To enumerate conspiracy to engage in sex trafficking, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy, and cash smuggling. At magandang development din yung posibleng maisama si Kibuloy sa red list ng Interpol. Ibig sabihin, hindi na lamang yung
law enforcement partners ng US na Federal Bureau of Investigation, hindi na lamang ang Philippine National Police o ang OSAA mismo kung umabot sa pag-i-issue ng Senado ng warrant kung manatiling nakatayo yung citing ko of in contempt ni Kiboloy, pero baka sa ibang mga jurisdictions din, mga member nations ng Interpol ay mahirapan siyang forever na tumanggi na humarap sa mga seryosong isyong ito. Ma'am, mai-initiate daw nito yung extradition process ng US Department para kay Kiboloy. Ah, nung huling pagdinig, sabi po ng Department of Foreign Affairs ay wala pang extradition request ang Estados Unidos sa ating gobyerno. Pero at least satisfied naman ako na batid nila ito. In fact, mula pa sa halos unang pagdinig na banggit at naitanong na ito, at alam naman nila, no? Alam naman ng mga responsible agencies sa executive paano nila i-handle if and when dumating na ang extradition request na iyan, whether umaandar na o hindi pa ang mga kaso dito naman sa atin. Ma'am, last on my part, yung kung saan iyan in-unseal yung warrant para kay Kiboloy, almost the same sa kung ano yung iniimbestigahan ninyo, child trafficking, conspiracy to engage in sex trafficking. What does it say, ma'am, na almost the same po yung mukhang yung abuses na na-commit niya? Yun na nga. Eh. So, lalong posibleng isipin na pareho ang modus operandi dito at sa bansang iyon or maaring sa iba pang mga bansa ng mga pang-aabuso sa karapatan at kagalingan ng mga kababaihan at mga menor de edad. Next po si Ninfa. Good morning, ma'am. So, dagdag lang. Idagdag ko lang na yung parallel investigations ng Senado tsaka ng DOJ ay parehong nakakatulong sa isa't isa at in fact sa ano pamang ibang mga investigasyon katulad ng naranasan namin nung nakaraang mga investigasyon, halimbawa sa Pharmaly, no, na nag-simultaneous investigation at corrective action ang Bureau of Immigration mismo, ang Office of the Ombudsman at iba pang investigative and law enforcement agencies. Morning, ma'am. I have two questions lang po. Ma'am, yung isa is, sa composition, ma'am, ng Committee on Women, yes. Nakikita nyo ba na makukuha o hindi yung kailangang 8 signatures para ma-overturn o ma-reverse yung pag-contempt and pagpapares ninyo kay Pastor Kiboloy? Well, malalaman natin for sure finally bukas kasi bukas pa po yung ikapitong araw na meron yung kasama ko sa komite para makabuo ng majority. Ang masasabi ko lang for sure ay ngayon, 6 days after nung manifestation ng objection, 4 pa rin lang sila. So kalahati pa lamang sa kailangang bilang. Follow up lang, ma'am, dyan sa question number 1. So ma'am, hindi nyo kinakausap yung ibang members ng komite? Gaya ng nabanggit ko dati, yung ating parang ambush interview pagkatapos ng huling hearing, syempre araw-araw nagkikita kami, halos maghapon, nagbabump into each other at napag-uusapan ng iba't ibang bagay, pati yung aming mga trabaho. So syempre, alam kasi nila yung mga development sa komite and of course, kinakausap ko silang malaya kung bakit sinight ko in contempt si Kiboloy at kung bakit umaasa akong mananatiling standing ito alang-alang sa mga victim survivors. So, meaning confident kayo na hindi ma-reverse yung inyong ruling? Umaasa ako na bukas, lahat o kung hindi man lahat, karamihan ng mga kasama ko sa komite ay maninindigan kasama ng mga victim survivors. At ayon na ayon sa rules of the Senate at sa mandato at kapangyarihan ng Senado. And then, ma'am, sabi niyo po kanina, titingnan lang ninyo yung properties ni Pastor Kiboloy as the need arises or depende po kung lalabas yun sa hearing ninyo. But eventually, ma'am, you'll make a recommendation. Kung hindi man po ma-bring up yung mga properties niya, would you recommend or would you urge the Department of Justice this early na tingnan na rin po, o Department of Justice or Anti-Money Laundering Council, na tingnan yung possible angle nga nung money laundering po sa ni Pastor Kiboloy at ng kanyang ng KOJC?
halos sigurado akong may findings kaming maisasama tungkol dun sa money laundering aspect dahil nga imbitahin namin ang Anti-Money Laundering Council sa susunod na pagdinig. Kung magre-recommenda rin kami na mas tignan pa ng relevant agencies ng executive yung kabuuan ng pagmamay-ari ni Kibuloy, posible, posibleng pumasok iyon. Depende sa kung ano ang lumabas, paano tumakbo yung mga susunod pang pagdinig. Nare-reinforce ba ng kagustuhan na tingnan ito yung money laundering aspect nung pag-assign kay President Duterte na anong tawag doon? Administrator ng kanyang properties. Posible. Titimbangin namin yon. Pero sigurado ang masasabi ko sa ngayon na siya ay in-appoint na administrator, lumalabas talagang magkasosyo sila sa pagmamay-ari kung hindi man sa pagnenegosyo. Kasi hindi naman siguro ia-appoint ni Kibuloy bilang administrator ng kanyang hindi kakaunting pagmamay-ari ang isang taong walang-walang kinalaman sa mga pagmamay-aring yon. Sabi mo, malaki talaga yung properties niya, ma'am, for him to appoint a former president as administrator ng property? Posible. Maraming sabi-sabi sa dami at laki ng mga pagmamay-ari niya. Siguradong hindi siya mahirap katulad ng maraming biniktima na niya. Thank you, ma'am. Next, ang last po natin si Mauro Gonzalez. Mayroon daw pong habol na tanong lang po siya. Ako na lang. Okay lang ba? Sige, boss. Ayun. Sorry, ma'am. A question lang. Di ba, parang tomorrow yung deadline if marireverse yung contempt order. What if, of course, hindi sila maging successful, like hindi ma-meet yung 8. So what's going to happen? Can you walk us through? Kasi di ba, parang what if like Pastor Apollo Kibuloy still won't show up? Mm-hmm. So, yeah. So yung bukas ay hindi naman deadline, pero siya po yung palugit na ibinibigay talaga sa kahit sino mga miyembro ng komite na gustong mag-object sa isang ruling ng chair. In this case, yung ruling ko citing Kibuloy in contempt. So, ayon sa rules namin, obligado akong bigyan sila ng 7 araw para makabuo ng majority ng mga miyembro ng komite. Kung hindi man nila magawa yon by tomorrow, so standing nga po yung aking citing in contempt kay Kibuloy at ipa-follow up ko na po si SP na ipa-aresto na siya para paharapin siya sa komite dito sa Senado. Follow up, last na hearing na po ba ng komite yung mangyayari? I'm not sure exactly, pero for sure kapag humarap na si Kibuloy, malamang yan na yung last or isa sa mga last. Kasi siya lang naman ang hinihintay mula pa sa simula eh. Hard to get siya. Okay. Ma'am Gonzalez. Ma'am, sorry. Ibang issue na po ito. Apo. Okay lang po. Okay, ma'am, Okay, ma'am. Ito hindi pa natatanong sigurado. kasi may suggestion. Hindi pa. May suggestion kasi yung mga ibang senador, ma'am, na para makadalo itong si Kibuloy, baka nagawa naman daw ng pandemic yung mga virtual hearing, online hearing, baka open pa daw po ba kayo doon sakasakali sa ganun. Of course, hindi na pandemic ngayon, pero magpakita muna si Kibuloy ng intensyon, i-honor yung subpoena ng komite ng Senado bago siya humingi ng kung anong ibang mode ng pagharap. Magpakita muna siya ng intensyon. Hindi kayo muna open. Kailangan dumalo talaga muna siya. Yun po ang laman ng dalawang imbitasyon. Yan po ang laman ng subpoena. In fact, yung lengguwahe ng subpoena ay to the effect na on pain of whatever, fail not to appear. At lalong kapag pinahabot pa niya sa kailangan pa siyang arestuhin para lang humarap sa hearing, ayun, wala na talaga siyang option humingi ng kahit ano. Pero kung may balak siyang humingi pa ng ibang mode ng pagharap, first things first, sabihin muna niya na balak niyang i-honor yung subpoena. At meron po tayong precedent, ano po, just to think ahead, one step ahead. Nung pagdinig po tungkol sa Teves, yung krimen ng pagpatay kay dating gobernador ng Negros Oriental, hindi po pinayagan si Rep. Teves na mag-virtual. Kasi pag magsinungaling siya,
o sumagot siya evasively or umiwas siyang sumagot pag virtual, o paano ang remedy? So, kumbaga, siguro nakita ng komite na dumidinig noon tungkol sa kaso ni Tevez na mababawasan, hihina ang kapangyarihan ng Senado kung papayagan nilang mag-appear yung isang pinaka-importanteng resource person nila na virtual lamang. So, baka ito yung maging president ko rin. Thank you, ma'am. Tsaka, ano naman, being the appointed son of God, omnipresent at omnipotent naman. Ikaw na nagsabi. Amen. Okay, sige, si Ma'am na po. Ma'am, ano lang po, yung pong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea na parang mas nagiging matindi na po yung girian. Ma'am, meron po mga nagpo-push na baka time na po to discuss ulit yung ROTC bill. Do you agree also? Actually, sineschedule na nga yata for interpellation. So, naghahanda kaming maigi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel para mag-argue laban doon. Tingin ko habang umiinit sa West Philippine Sea, ang pinakatamang course of action namin bilang Senado ay ipagpatuloy at judiciously dagdagan ang suporta sa military modernization, lalo na sa Philippine Navy at pagsasaayos ng iba't iba pang aspeto ng national defense. At hindi po gawing excuse yan ang isang para i-put down yung RBH6. And as for yung Peking People's Initiative, nananatiling nagkakaisa ang buong Senado laban dyan. Sa ngayon po, di ba po apat, Senator Amy, kayo po, Coco, and Cynthia Villar. Meron, sino po yung ibang senators? Ah, sa Chacha. Oh, laban sa Chacha. Dahil fluid pa ang lahat, pero ang masasabi ko sa inyo, ma-assure ko kayo na malakas ang pag-asa ko na makakabuo kami ng at least 7 para i-defeat, ipagkait
sa RBH 6 ang 18 votes na kailangan para maaprubahan.